The Voice of Reformation. There's a church in the Voice of Reformation, hosted by International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement. No, the Lord said, "And if ye will not be reformed by me by these things, I will punish you yet 7 times for your sins." This program presents the love of God to all mankind and how we may show our love also to Him. This will give very informative lessons of what happens to the Church of God in every period of time, especially in this last period in our time. This program will guide the people back to the original teachings and doctrines based on the Bible and the spirit of prophecy. It is our pleasure also to answer all questions and clarifications, especially on what shall we do to be prepared to face the great day of the Lord and have the certainty for the glorious future. Please welcome the Voice of Reformation. Hello, kumusta mga kapatid, mga kaibigan, mga kaigalaan, kumusta kamong tanan? My dear friends, brothers and sisters, how are you? And now we will continue to our study. We are now here in this program, The Voice of Reformation. And before we'll continue, again, we will pray. Dakila at mapagmahal po naming Diyos, sa pangalan po ninyong kaisa-isang anak na si Jesus, kami po'y muling nanikluhod sa araw na ito at muling humihingi ng tulong galing sa inyo. Naway pagpalain mo po kami, lalo na sa pag-aaral na ito, na ito po'y makakatulong sa aming mga kaibigan, mga kapatiran, at lahat na mga honest children. Naway tulungan mo po ang gawain ng inyong iglesia sa buong sanlibutan. At pagpalain mo po ang lahat ng mga ministro, lahat ng mga manggagawa sa buong sanlibutan na kami po'y magkakaisa sa pagtulong inyong gawain at gamitin mo po kaming instrumento sa inyong gawain. Ito po'y aming hinihingi sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kapatid, welcome back to our program, The Voice of Reformation. At sa araw na ito ay talakayan po natin. In reality, I don't have interest or I am not planning or I don't want to discuss about this issue. Since before, I don't want to discuss about this issue, but there are many brothers and sisters, friends, and there are a lot of people, not only from our church, but in different groups. They are asking me to discuss even a short time about this issue. That's why for me, we are now in the last days, and also this is important to tell the truth and to tell the people. That's why now I want to give even short time to talk or to discuss about this issue. Our topic for today is about or the seventh, or God will go with the Seventh-day Adventist till the end. This is an interesting topic since many of our people or many of our friends, many people did not understand about this because of the some important things that they read also from the Bible and the spirit of prophecy. That's why I hope that we will humble ourselves and ready to accept what is the truth about this issue. This time I would like to share screen because I want you to see. It is easy for you to have a screenshot in your mobile about this the passages that I want to read. That's why I want you to see the passages that we will discuss or we will study for today.
Now, I want to use share screen. Okay, marami pong mga tao or marami pong mga kaibigan natin nag-aral po, mananampalataya, na iniisip po nila na whatever may happen, God will continue to be with the Seventh-day Adventist until the end of time. Yan po ang iniisip ng karamihan. Now, I have many Seventh-day Adventist friends. In group chat and everywhere I traveled, proudly boasting that whatever may happen, whatever the church will do, but God gave an assurance for the Seventh-day Adventist Church that He will continue to be with them until the end of time. Iyan po ang sinasabi or iniisip ng iba na kahit ano pong gagawin ng isang iglesia, dahil may pangako po ang Panginoon na siya po ay hindi matumba, siya po ay hindi mahulog, iniisip nila na itong iglesyang ito dahil sa pangakong yon ay sasamahan ng Diyos hanggang sa katapusan ng kapanahonan. They added that we need to be happy and have peace because there's nothing that need to fear for the future of the church. With confidence, telling me that the church or the Seventh-day Adventist Church is like a noble ship that will carry the people of God safely to the port. Now, strongly, they will say that no need to be worried because even the Seventh-day Adventist Church is about to fall, there is a promise that it will not fall. Did you hear them saying like this? Now, napaka-tibay po itong pangakong ito, mga kapatid, na kahit daw ang iglesia, no, ay pinaghambing ng isang bapor, na may assurance, kasiguruhan na makakarating po ito sa daungan. Now, why they have courage and concrete belief like this? That even what the church will do or what they're doing and what the church will do, but surely, like a ship, it will bring the people safely to the port. And that even if it is about to fall, but it will not fall. And God will always go with them and will be with them even to the end of time. Do you believe in this? Naniwala po ba kayo nito, mga kapatid, na kahit anong gagawin ng isang iglesia, kahit baguhin man ang mga doktrina o prinsipyo, kahit labagin, no, kahit palitan man ang mga doktrina at prinsipyo ng isang iglesia, ay talagang hindi ito mahulog at makakarating ito sa daungan dahil may pangako ang Panginoon na itong iglesyang ito ay samahan ng Diyos hanggang sa huling kapanahunan. Kayo po ba niwala nito? Now, all these strong feelings came to the minds of many Seventh-day Adventist people because of the statements that the prophetess of the Seventh-day Adventist had written in Life Sketches 196. And yes, this is the letter written by Ellen G. White, the prophetess. Now, it is written here, in reviewing our past history, having traveled over every step of advantage to our present standing, I can say, praise God, as I see what the Lord has wrought, I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future. Yan po ang nakasulat na dapat daw wala tayong ikakatakot sa unahan. Bakit po? Dahil ayon sa nakasulat, ito po ay samahan talaga ng Panginoon. No? God will go with the Seventh-day Adventist till the end. Ito po ang nakasulat sa 406 ng Selected Messages Book 2. I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people and that He will go or He will continue to be with them even to the end. Matibay po yan. Now, dagdagan pa natin ang Selected Messages Book 2, page 390. Let us have faith that God is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into port. Makakarating talaga ito sa daungan, no? Katulad ng isang bapor na nagdala ng mga tao ng Diyos. Iyan ang pangako.
Now, another selected messages, book 2, page 380. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. Now, this is the reason why they have the strong feeling that whatever may happen, whatever they will do, but the church will not fall. The church as a noble ship will bring the people safely to the port, and that God will continue to be with them even to the end of time. Yan po ay napakatibay na pangako ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propetisa na sinabi tungkol sa Seventh-day Adventist, na ito'y katulad ng isang bapor na samahan ng Panginoon hanggang sa katapusan, at ito ay makakarating, no, sa daungan. At ito'y nakasulat rin dito na kahit ito ay about to fall, but it does not fall. Hindi talaga mahulog, no? Malapit lang mahulog, no? Papuntang mahulog, pero hindi talaga mahulog. Yan po ang pangako na hinahawakan palagi ng ating mga kaibigan, mga Seventh-day Adventist, mga kapatid natin hanggang ngayon. No, kaya kahit ano pang mangyari, hindi sila natatakot at saka hindi sila masyadong importante kung ano mangyari. No, dahil sa mga pangakong ito. Now, how about you, friends? Brothers and sisters, do you believe that because the prophetess or the prophet when she was alive, and because God had promised and these encouraging words, do you think even Seventh-day Adventist Church of today will not walk in the way of the Lord? Even the Seventh-day Adventist, kahit ang mga Adventista, hindi na sila lalakad ayon sa daan na gusto ng Panginoon na ating lakaran. If they will transgress the commandments of God, kahit labagin man nila ang mga kautosan ng Diyos, kahit palitan man nila mga instructions na ibinigay ng Panginoon, and if the church will lower the standard of the church and follow the way of the world, do you think God will still continue to His promises to the church? Kayo po ba niwala nito, mga kaibigan, mga kapatid, na kahit anong gagawin ng iglesia, kahit labagin man nila ang kautusan ng Diyos, kahit i-lower man nila ang standarte o prinsipyo ng iglesia, no, kahit sila man ay lalakad ayon sa daan ng sanlibutan, kayo po ba niwala na ang Panginoon ay magpatuloy sa kanyang pangako na samahan itong iglesyang ito hanggang sa katapusan? Now, the Bible and the spirit of prophecy has the answer of this question. I don't know what is your answer, but the Bible and the spirit of prophecy has the answer about this. We will see. And put this always in your mind. If what God, or what is the plan of God about these questions? Now, take note. Don't forget that God will not be connected with a people or to a church without condition. Kahit anong mga tao, no, or grupo ng mga tao, or iglesia, may pangako ang Panginoon para sa kanila, pero may kasamang mga kondisyones. Now, the sad thing for the people of today, like the ancient Israel, or the ancient people of God, they showed interest to the promise, but not to the condition. Interesado lang po sila sa mga kondisyones, or sa mga pangako, no, naghihintay sa pangako, umaasa sa pangako, pero hindi po sila interesado doon sa mga kondisyones that God gave, that needs to be followed in order that He will fulfill His promise to them. Yan po ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Ano po ang sinasabi dito sa John chapter 8 verse 31? Then said Jesus to those Jews which believe on Him, "If ye continue in My word, then are ye My disciples indeed." Yan, mga kapatid, huwag natin kalimutan. Yan ang salita ng ating Panginoon. Sabi niya, kung kayo ay magpatuloy sa aking mga salita, if ye continue in My word, then are ye My disciples indeed. Now, may kondisyon sa bersikulong ito, may kondisyon na nga eh. Disipulo tayo, talagang tayo mga disipulo ng Panginoon, no? Mga tao tayo ng Panginoon, ang kinin niya tayo na mga anak niya kung tayo ay nagpatuloy sa kanya mga salita. It is very clear that God will not be connected with a people or to a church without condition. Dagdagan pa natin ang 2 Chronicles 15:2. Ano ang salita ng Diyos dito? The Lord is with you while ye be with Him,
And if you seek Him, He will be found of you. But if you forsake Him, He will forsake you. Yan, ang huwag nating kalimutan, mga kapatid. Kaya baka madaya tayo ng ating sariling mga iniisip at damdamin na tayo po'y naghihintay sa mga pangako habang ipinakwil natin, iniwanan natin ang mga kondisyones na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi niya dito, kung hanapin natin siya, ay masusumpungan natin. No? But if you forsake Him, He will forsake you. Pag-iwanan natin siya, pag-itakwil natin siya, tayo rin ay itakwil at iwanan niya. Yan po ay nakasulat. Hindi po yan galing sa akin, kung hindi, yan po ay nakasulat sa Biblia. Now, another here in 1 Samuel chapter 2, verse 30. Wherefore, the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now, the Lord saith, be it far from me. For them that honor me, I will honor, and that they that despise me shall be lightly esteemed. Yan, mga kapatid, huwag nating kalimutan yan. Basahin nyo yan palagi, 1 Samuel 2:30. Noon pa yan. Yan palagi ang prinsipyo ng Panginoon. Ang Isaiah chapter 1 verses 19 and 20, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with a sword. For the mouth of the Lord hath spoken it. Kaya may mga kondisyonis, mga kapatid. Lahat ng mga pangako ng Panginoon ay may mga kondisyonis. Mga kondisyonis. Consider the next Bible verses and think, if you are not like of that ancient Israel, consider these promises given in these Bible verses. Now, ang Jeremiah chapter 31 verses 31 to 37, lalo na ang verses 35 to 37, dyan, mga kapatid, kung basahin nyo yan, yan ay pangako ng Panginoon para sa kanyang bayang Israel. Now, the ancient people of God. Now, the ancient peculiar people of God, ang Israel. Sila po ang special people of God sa panahon noon. At may pangako ang Panginoon na kung basahin niyo dyan, wag ko na lang basahin, il mahaba na, nakasulat po dyan. Habang nagpatuloy pa ang araw, nagpatuloy ang mga bituin, nagpatuloy ang buwan, sa kanilang ordinansa, ay magpatuloy din na sila ay kilalanin ng Panginoon na kanyang mga or kanyang peculiar people, no? Special people. Yan po ang pangako ng Panginoon. Yan po ay nakalagay. Ang tanong ngayon, may araw pa ba, nagpatuloy pa ba ang araw sa kanyang ordinansa? Sa umaga, makita pa ba natin ang araw at lulubog siya sa pagkahapon? Makita ba natin ang buwan paggagabi? Makita ba natin ang mga bituin paggagabi? Nandyan pa po, nagpatuloy pa po sila. Kaya hanggang sa ngayon, palagi itong binabasa ng mga Israelita. No, at sila po ay nangako at umaasa sa pangako ng Panginoon at naniniwala sila hanggang sa ngayon na sila pa po ang special people of God, peculiar people of God. Kahit hindi na nga nila sinunod yung mga kondisyones, hindi na nga sila naniniwala sa ipinadala ng Diyos na Messiah, ni si Jesus, hindi nila pinaniwalaan. Kaya hindi nila alam yan, mga kapatid, na hanggang ngayon, iniisip pa rin nila na sila pa ang peculiar people of God dahil sa mga pangakong ito. Kaya mag-iingat tayo, mga kapatid. Ang dami po mga pangako ang Panginoon, pero huwag nating kalimutan ang mga kondisyon. Kailan ng Panginoon tutuparin yung kaniyang pangako? Kung tayo rin ay tinutupad natin, sinusunod yung mga kondisyones na ibinigay ng ating Panginoon. Now, according to the promise of the Lord, as long as the sun, moon, and stars, ayon sa ini-explain ko kanina, no, pag nagpatuloy pa sila, no, sa kanilang ordinansa, sila pa rin ang tatawagin or iisipin ng Panginoon na kanyang special people of God. A very strong promise, stronger than that of the promise for Seventh-day Adventist. No? Huwag natin yung kalimutan, mas matibay pa po yan, mas malakas pa na pangako yan kaysa pangako na ibinigay ng Panginoon para sa atin ng mga Adventista. The Lord said that if the ordinances of the sun, moon, and stars will cease,
the seed of Israel also shall cease from being a nation before him forever. Forever. Yung salitang yan, forever. Pero dapat sundin rin nila ang kalooban ng Panginoon, ang kautosan ng Panginoon, forever din. Pero ano ang ginawa nila? Yung pangako lang inahawakan, iniwanan na, kinalimutan na yung mga kondisyones, eh baka yan din po ang nangyari sa atin ngayon. No? Mga kapatid natin, mga Seventh-day Adventist, no? Mga kasamahan natin, baka umaasa tayo sa pangako na samahan tayo ng Diyos hanggang sa huling kapanahonan, hanggang sa katapusan, samahan tayo ng Panginoon na katulad ng isang bapor na makakarating doon sa daungan. At kahit yung iglesia natin, kahit may mga kamalian, may mga problema, pero hindi talaga ito mahulog. Pag umaasa tayo niyan, pagkatapos kinalimutan natin ang mga kondisyones, hindi na natin sinunod ang mga kondisyones, itinakwil natin ang mga kondisyones, pinalitan natin ang mga kondisyones na ibinigay ng Panginoon sa Seventh-day Adventist, ay magiging katulad rin tayo mga kapatid sa ancient Israel na hanggang ngayon ay hinahawakan pa rin nila, pinaniwalaan pa rin nila itong mga pangakong ito kahit sila ay matagal na pong itinakwil ng Panginoon. If the Jews can read this selected messages, book 2, page 406, and when they can remember the promise of God in Jeremiah 31:31-37, sure, they will shout like other Seventh-day Adventists of today and smile and say, praise the Lord! We are still the people of God through the words of the prophet Jeremiah and Sister White. Yan din mga kapatid. Kaya hindi ko masisi, ang dami natin mga kaibigan, mga Seventh-day Adventists kahit sa group chat natin. No, ang dami kong sinalihang group chat, no, more than 10 group chat 'yan. Now tiningnan ko ang medyo naawa ako mga kapatid dahil talagang napakatibay yung damdamin, yung mga iniisip nila, napakapositibo. Na talagang kahit ano mangyari, dapat tayo maniwala na samahan tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan. Na hindi nga nila napag-isipan kung yung doktrina, prinsipyong sinusunod ay yun pa ba rin ang doktrina at prinsipyo ng dating Seventh-day Adventist. Di nila namalayan na iba na pala at mga pinalitan, mga bago na karamihan, inalis na yung dating landmark or inalis na yung dating mga standarte na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng kanyang propetisa. Now, God is with His people, Israel, and will be with us to the very end. The sun, moon, and the stars still did not stop with their ordinances. They are still shining until today. So does it means that Israel is still the church of God or His peculiar people today? No way, mga kapatid. Marami po tayong mababasa niyan na hindi na po, no, sila ang special people of God or peculiar people of God. No, sila po ay pinutol at ibinigay po ito sa mga hintil. No? Yan po ang prinsipyo ng Panginoon. Mabasa po natin yan mamaya. Now, what are the conditions that God will go with us to the end of time? Sinabi kong with us dahil sa panahong yun na isinulat ng ating propetisa, yung mga passages na yon, isinulat ng ating propetisa, yung mga statements na yon, ay tayo ay isa pa. Magkasama pa tayo mga kapatid. No, itong large class Seventh-day Adventist at saka itong mga reformer Seventh-day Adventist ay isa pa sa panahong yun. No? Kaya yung mga statements na sinabi ng ating propetisa ay para po yun sa atin. Kaya dito mga kapatid, sa last message of Sister White in the General Conference Delegates meeting before she died, that was 1913, ay nakasulat po yan. Ngayon nakakalat yan sa maraming mga aklat at pinutol-putol, sinulat yung iba na sa selected messages, no? Pero dito gamitin ko mga kapatid ang life sketches of Ellen G. White 438 and 439. Dito po ay may condition, no, kung kailan ang Panginoon sasama sa atin hanggang sa katapusan ng kapanahonan, no? May conditions po. Ano ang mga kondisyon? Huwag ko na lang basahin lahat. Nandiyan na 'yan. Pwede niyo i-screenshot 'yan, no? Ang importanteng punto gusto kong basahin dito. Sabi dito, I pray earnestly that the work we do at this time shall impress itself deeply on heart and mind and soul. Perplexities will increase, but let us, as believers in God, encourage one another. Let us not lower the standard, but keep it lifted
high, looking to Him who is the author and finisher of our faith. Now, doon sa unahan, nakalagay pa doon, I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people and that He will continue to be with them even to the end. Now, another statement here. I am instructed to say, so hindi ito galing sa kay Ellen G. White alone, no, kundi galing ito sa Panginoon. Sabi niya, I am instructed to say to our ministering brethren, let the messages that come from your lips be charged with the power of the Spirit of God. If ever there was a time when we needed the spiritual or the special guidance of the Holy Spirit, it is now. We need a thorough consecration. Isa naman ito na kinakailangan para tayo ay samahan ng Panginoon. Ano daw ang kondisyon? Pinakauna, na hindi or wag i-lower ang standarte ng Seventh-day Adventist. Ano pa? No, may mahaba itong sulat nito, pero bahala na kayo magbasa. Nandiyan ang pahina. No, kunin ko lang itong mga importante dahil hahaba itong ano ko kung basahin ko lahat. Now, sabi dito, we are to stand firm as a rock to the principles of the Word of God, remembering that God is with us to give us strength to meet its new experience. Another thing here, sabi ng ating propetisa, sinabihan siya ng Panginoon na dapat huwag i-lower ang standarte of the Seventh-day Adventist. No, pangalawa, dapat mag-consecrate tayo, no, bawat isa. From the general conference going down to the local churches, lahat ng mga membro ay dapat mag-consecrate. Now, we are to stand firm as a rock to the principles of the Word of God. Dapat hahawakan, tatayo tayo na matibay, no? Katulad ng isang rock, no? Sa prinsipyo na ibinigay ng ating Panginoon. Another thing here, let us ever maintain in our lives the principles of righteousness, that we may go forward from strength to strength in the name of the Lord. No, another na naman yan. No, may iba pa dito. We are to hold as a very secret the faith that has been substantiated by the instruction and approval of the Spirit of God from our earliest experience until the present time. We are to cherish as very precious the work that the Lord has been carrying forward through His commandment-keeping people, and which, through the power of grace, will grow stronger and more efficient as time advances. Yang mga conditionis na yun, mga kapatid, ay kinalimutan, pinutol na doon. No, yung mga pangako na lang ng ating propetisa, pangako ng Panginoon sa pamagitan ng propetisa, ang pinag-isipan, ang palaging tinitingnan, ang palaging hinahawakan, katulad ng ancient Israel, na mga Hudyo, hinahawakan nila yung pangako samantalang itinakwil, no, iniwanan, kinalimutan yung mga kondisyones. Yun po ang mga kondisyones sa Seventh-day Adventist na binigay, na tayo ay samahan ng Panginoon hanggang sa katapusan. Tayo po ay makakarating katulad ng isang bapor sa daungan kung ang kondisyon, kung sundin natin ang kalooban ng Panginoon, kung wag i-lower ang standarte ng Seventh-day Adventist, no? Yung prinsipyo ng Adventista ay dapat panghawakan, no, na matibay. Kaso lang, kinalimutan na po yan ngayon. Now, in volume 2, page 441, Christ followers are required to come out from the world and be separate and touch not the unclean, and they have the promise of being the sons and daughters of the Most High, members of the royal family. But if the conditions are not complied with on their part, they will not, cannot realize the fulfillment of the promise. Ano daw? Kailangan daw nating sundin ang kalooban ng Diyos na tayo ay lalabas, no? Aalis sa sanlibutan at huwag nang hawakan, no, yung mga bagay, no? Ibig sabihin, huwag na tayong gumagawa ng kasalanan, no? Huwag yung mga kasalanan ay dapat magpalayo tayo doon, no? Huwag na tayong gagawa ng mga kamalian. Dapat sundin ang kalooban ng Diyos at tayo ay tawagin ng mga anak na babae at lalaki ng Diyos. No? Ngunit, ayon sa nakasulat dito, ngunit kung itong mga conditions na ito, mga binanggit natin sa unahan, yung dapat yung standarte ay huwag ibaba, huwag i-lower, no? At saka dapat mag-consecrate tayo,
ipagkalimutan natin yung mga kapatid at hindi natin sinusunod ayon sa nakasulat ito, they will not and cannot realize the fulfillment of the promise. Hindi po matutupad sa atin yung mga pangako ng ating Panginoon. Kaya yan ang sinasabi ko sa ating mga kapatiran, na dapat tayo maging seryoso sa ating pananampalataya. No? Huwag lang tayong palaging humahawak. No? Iniisip natin palagi yung pangako lang. No? Kung di, sundin din natin at saka isipin din natin, dalhin natin, pag-ingatan natin mabuti ang mga kondisyones na ibinigay ng Panginoon. Pinutol na kasi ito eh. No? Yung mga sulat doon, yung pangako na nakalagay. Pero wala na yung mga kondisyones. Kung basahin mo, wala na yung mga kondisyones. No? Kaya nakita na natin ngayon ang resulta. Kung ano na ang kalagayan, kung ano na nakita ng ating iglesia. No? Now, it is very shameful. Nakakahiya po, mga kapatid. It is very shameful for a church or organization that hoping for the promises of God while not obeying and fulfilling the conditions of God. Nakakahiya na palagi nating sinasabi, sinisigaw yung pangako ng Panginoon para sa ating mga sa atin na mga Seventh-day Adventist. Ngunit hindi na po natin sinusunod yung mga kondisyones na ibinigay ng ating Panginoon. Nakakahiya po ito sa Panginoon. Is it true that God will go with the Seventh-day Adventist Corporation to the end? Even they will contradict and transgress the commandments and instructions of God? Totoo po ba yun, mga kapatid? Na kahit linabag na natin, no? Kahit halimbawa ang Seventh-day Adventist, papalitan na yung mga doktrina, no? Yung mga dati nating mga turo ay papalitan na o pinapalitan na, no? Naniwala po ba tayo na ang Panginoon ay sasama pa rin sa atin? Samahan pa rin tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan? Is it true that even the church is changing and transgressing the principles of God, still it will not fall in the sight of God? Kahit linabag na natin ang magkautusan, pinalitan na, binago na, no? Tinapala na. Kita na natin ang resulta. Matutupad pa ba rin itong sinasabi na ang iglesia ng Diyos ay talagang hindi mahulog, no, sa harapan ng Panginoon? And is it true that the Seventh-day Adventist Church, even if she will not follow the way of the Lord, she will still like a sheep that reads to the port? We will see. No, tingnan natin, mga kapatid, no, ano ang nakasulat sa Review and Herald, August 1, 1893. Ito po ay isinulat para sa atin ng mga Seventh-day Adventist. Sabihin ko rin sa atin, dahil sa panahong ito, no, nang isinulat ito, ay magkasama pa tayo. Isa pa ang Seventh-day Adventist sa panahong yun. Ano ang sinabi dito? Of those who boast of their life, and yet fail to walk in it, Christ says, but I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. And thou Capernaum, Seventh-day Adventist, who have had great life, which art exalted unto heaven in point of privilege, shall be brought down to hell. For if the mighty works which have been done in thee had been done in Sodom, it would have remained until this day. But I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for thee. Nakakalungkot po ito, mga kapatid. Ito po ang mga statements, masakit na mga pahayag ng ating propetisa. Siya lang po ay nagiging like a spokeswoman, no? Naging mikropono po, mga kapatid, ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ng ating propetisa. Ito po, pag narinig natin ito, dapat sana gagawa tayo. No, dahil sa sunod nito ay nanawagan po siya ng reformasyon para po binigyan tayo ng kapanahunan na para po hindi ito matupad sa atin, na tayo po ay dadalhin doon sa impyerno. Nadala na po ba itong statement nito? Nadala na po ba sa impyerno ang Seventh-day Adventist? Ang tanong, ang sagot ay hindi pa po. Bakit? Ayon sa nakasulat, shall be brought down to hell. Shall be. So it is in the future. Pero mayroon sanang solusyon ito. No, mayroon sanang solusyon. Sa unahan, malaman natin kung ano ang solusyon na binigay ng Panginoon para tayo bilang Seventh-day Adventist ay hindi matuloy na dalhin doon sa impyerno. Pero pag magpatuloy tayo sa ganong sitwasyon, matutupad yun, mga kapatid, na tayo po ay dadalhin doon sa impyerno. Now, ang Review and Herald, July 24, 1888, ito po ang nakasulat. The facts concerning the real condition of the professed people of God speak more loudly than their profession.
and make it evident that some power has cut the cable that anchored them to the eternal rock, and that they are drifting away to sea without chart or compass. Ang pinag-usapan po dito ay iglesia, hindi po ang individual. Hindi po si brother, hindi po si sister, hindi si pastor. Kung hindi ang iglesia, we are talking about the church, and Sister White is talking about the church here. Na ayon sa nakasulat dito, na ang isang iglesia, no, ang iglesia natin ay katulad daw ng isang vapor na yung kable na nakatali doon sa eternal rock ay naputol. At ano ang nangyari tapos naputol yung kable na nag-connect sa atin doon sa eternal rock? Ano ang nangyari? Ano ang sunod nangyari? And that they are drifting away to sea without chart or compass. Ano ang nangyari? Ay tayo ay naglayag na, mga kapatid, na wala ng klarong direction. Wala ng mapa, wala ng kumpas. Paano tayo makakarating sa daungan nito? No, kung ito ang kalagayan ng ating iglesia. Pinutol yung kable mula dun sa bato. Yung connection natin dun kay Jesus Christ ay naputol. Kaya tayo daw ay naglayag na wala ng mapa, wala ng kumpas. Hindi na tayo makakarating doon sa paruroonan. Medyo mahirap yan, mga kapatid. Pero may mga solusyon, no? May mga solusyon na ibinigay sana ng Panginoon. Dapat lang tayo magpakumbaba at pag-aralan natin kung ano ang solusyon. Now, ang volume 5, pages 72 and 217, as Jesus views the state of his professed followers today. Today, kailan yan? He says, based in ingratitude, hollow formalism, hypocritical insincerity, pharisaical pride and apostasy. Yan po ang nakita ng ating propetisa. The church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating toward Egypt. I am not talking, and Sister White is not talking about the individual member. She's not talking about the pastor or the member, but she's talking about the church. Tingnan mo dito, the church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating toward Egypt. Ano yung Egypt? Yun po ang sanlibutan. Yan po ay isinulat sa panahong yun. Kung buhay pang ating propetisa ngayon, kung tingnan ang iglesia sa kabuuan, mula sa doktrina, no, mga prinsipyo, mga turo, at saka sa mga practices, ano kaya ang masabi niya? Pabalik pa kaya or nakabalik na doon sa sanlibutan? May kaibahan pa ba sa sanlibutan sa ngayon? Eh kahit sa mga ugali, mga kapatid, kung tingnan natin, I am not so interested about the character of the people, the motive of the people, but I am always focusing on the teaching, the doctrine, the principles that the church is bringing. Pero makikita po natin, mga kapatid, tingnan natin yung mga group chat ngayon. Ang Adventista, mas mabait pa nga ang mga Protestante, no? Mga Pentecostal, marami akong kaibigan Pentecostal, mga born again Christians, mga Baptist, pero mas mabait pa. Pero nakita ko sa mga ayaw ko na lang sumali, tinitingnan ko doon sa mga group chat, nako, makipagbugbuga na, no? Makibasaga na ng mukha. Yung iba hinahanap na yung address dahil sabi ng iba, ang sarap mong paluin. No, yung iba, ang sarap mo paduguin yung mukha mo sa kamay ko. Naku, hindi po yun ang ugali ng mga tunay na Seventh-day Adventist. Nakakahiya po yun. Nag-aangkin tayo na Seventh-day Adventist. Nag-aangkin tayo na makakatanggap tayo sa pangako ng Panginoon. Makakarating tayo doon sa daungan. Pero hindi po yan ang talagang espiritu ng mga tao na samahan ng Diyos. Pero yan po ay individual. But now I am talking here about the church. No, sabi ng ating propetisa nang tinitingnan niya yung iglesia, ay ang iglesia ay naglayag, no? Patuloy na naglayag pero wala ng mapa, wala ng kumpas. Now, paano ito makakarating doon sa daungan? Ang volume 5, page 72, ayon sa nakasulat dito, binanggit ng ating propetisa, meron na siyang tinatawag na pharisaical pride and apostasy. No? The church has turned back from following Christ, her leader, and is steadily retreating toward Egypt. E paano natin yan? Iglesia yung sinabi, binanggit ng ating propetisa. Sa nakita niya, sa tiningnan niya, baka sasabihin naman ng iba, bakit hindi umalis ng ating propetisa? Kung yun ang kalagayan ng iglesia. Tingnan niyo rin, mga kapatid, kung bakit hindi nakaalis si Samuel, si Moses, bakit hindi siya umalis?
kinuha na lang ng Diyos si Samuel, kinuha na lang ng Diyos si Moises, pero nanatili sila hanggang sa kamatayan doon sa grupo ng ganung klasing mga tao. No? Ganun rin, another topic or sa napag-aralan natin 'yan. Tingnan niyo yung iba nating mga videos diyan. No, nandiyan na po 'yan. No, kung bakit ang ating propetisa ay nanatili pa rin doon. No, at isa pa, maraming mga sinasabi ng ating propetisa na sinasabi niya na siya mismo ay hindi nakakaintindi. No, sinasabi niya dahil 'yun ang diktar ng banal na espiritu na dapat sabihin. Hindi po ang ating propetisa ang gawin nating ehemplo. Hindi po siya ang ating dapat sundin kung hindi ang Diyos. Ang mga salita na sinasabi ng ating propetisa na galing sa Diyos, nagmula sa Diyos, 'yun ang sundin natin. Hindi po kung ano ang ginagawa ng ating propetisa. Hindi po kung siya ay naligo ba sa araw ng Sabat, kung siya ay kumakain ba minsan ng flesh meats. No, hindi po 'yun ang dapat nating sundin kung hindi yung instruction na binigay ng Panginoon sa pamagitan ng ating propetisa sa iglesia. At ito po ang statement na ibinigay ng ating propetisa. Ano ang katotohanan na sinabi niya? Ang iglesia natin, ang Seventh-day Adventist, tayo na Seventh-day Adventist. Sa tiningnan ng ating propetisa, nakita na niya na tumigil tayo, no, sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus at tayo ay nagbalik muli doon sa sanlibutan, retreating toward Egypt. Yan po ang nakalagay. Now, ang Great Controversy 615, now, nakalagay dito, when God's presence was finally withdrawn from the Jewish nation, priests and people knew it not. Though under the control of Satan and swayed by the most horrible and malignant possessions or passions, they still regarded themselves as the chosen of God. The ministration in the temple continued, sacrifices were offered upon its polluted altars, and the divine blessing was invoked upon a people guilty of the blood of God's dear son and seeking to slay his ministers and apostles. So, when the irrevocable decision of the sanctuary has been pronounced and the destiny of the world has been forever fixed, the inhabitants of the earth will know it not. Yan po ang sinabi ng ating propetisa na ang katotohanan, ang totoo tungkol sa nangyari sa ancient Israel. Iniwanan na sila ng Panginoon, no? Ayon sa nakasulat dito, when God's presence was finally withdrawn from the Jewish nation, nang inalis na ang presensya ng Diyos sa bayang Israel as His peculiar people, ayon sa nakasulat dito, hindi po alam na mga pare, hindi alam na mga tao, no? Yung mga ano, hindi nila alam na sila po pala ay iniwanan na. At nanatili po silang umiisip at umaasa na sila pa rin ang chosen people of God. They still regarded themselves as the chosen people of God, that they are still the peculiar people of God. Yan po ang iniisip nila. Kumusta ngayon mga kapatid? Bilang mga Seventh-day Adventist tayo, hindi po ba natin nakita yung kalagayan? Hindi po ba nakita yung ating mga doktrina at prinsipyo at ang ating mga practices? Di ba natin nakita kung ano ang ginagawa? Kung ano ang mga turo na sinusunod natin ngayon? Yun pa ba ang turo, dating turo ng Seventh-day Adventist na original? Pero kahit nakita na natin na ganyan na ang kalagayan, iniisip pa rin natin na tayo pa rin ang special people of God kagaya ng old Israelites. Iniisip pa rin natin na samahan tayo. Palagi pa rin nating bitbit. Dala-dala yung pangako ng Panginoon, God will go with you until the end of time. Yan palaging isinisigaw ng ating mga kaibigan. Pero ako po, medyo nahihiya po ako. No, nahihiya ako pag naisip ko yan. Malinaw na. Nakita na natin yung kalagayan. Nakita natin yung mga doktrina at mga turo, mga prinsipyo na hindi na po yun ang prinsipyo at doktrina na dala-dala natin noon ang buhay pang ating propetisa. Pero kahit wala na tayo, hindi natin nasunod yung kondisyones, patuloy pa rin tayong umaasa na samahan ng Panginoon hanggang sa katapusan at makakarating doon sa daungan. Now, if Seventh-day Adventists will refuse to walk in the light,
the same will happen as with the Jewish people will be rejected. Yan po ang malinaw na nakasulat sa volume 8, page 67. Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Ano ang nangyari sa bayan ng Israel? Sa peculiar people of God, ancient special people of God? Ano ang nangyari sa kanila? Nang hindi nila sinunod yung mga kondisyones, sila po ay iniwanan. No? Iniwanan at tinakwil na ng Panginoon at ibinigay yung authority doon sa mga taong handang sumunod. Iyan din ang mangyari daw sa atin ayon sa nakasulat. Kung ano ang mangyari sa iglesia natin ngayon. Kung ano nangyari sa iglesia sa Jerusalem, sa Israel, yun din ang mangyari sa atin ngayon. Kung ano? If it refuses to walk in the light that God has given. Ang tanong mga kapatid, tayo ba'y lumalakad pa? No? Sa liwanag na ibinigay ng Panginoon? Mapag-aralan po natin yan sa mga susunod na mga pag-aral. At advance lang mga kapatid, marami po na mga prinsipyo, doktrina na hindi na po talaga natin sinusunod. Hindi na tayo lumalakad. Now, ilang doktrina, ilang prinsipyo, ilang mali ang dapat gawin ng isang iglesia na siya po ay hindi na magiging tunay na iglesia ng Diyos. Dalawa ba? Kailangan bang sampo? Kailangan bang 20 mali? No, kahit isa po mga kapatid. Kahit isang maling doktrina ay tayo po ay hindi na magiging tunay na iglesia ng Diyos. Now, ang volume 5, again, 727 and 728. I have seen that self-glorification was becoming common among Seventh-day Adventists. Yan po ang statement ng ating propetisa. Laban sa atin, tayo ay mga Seventh-day Adventists sa panahon yan, isa lang tayo. Ito ang statement para sa atin na dapat sana nating tanggapin. Magpakumbaba sana tayo. Tanggapin natin ang tunay nating kalagayan upang makagawa tayo ng tunay na reformasyon. Ay ano ang sinabi ng ating propetisa? I have seen that self-glorification was becoming common among Seventh-day Adventists and that unless the pride of man should be abased and Christ exalted, exalted, we should, as a people, be in no better condition to receive Christ at His second advent. We are the Jewish people to receive Him at His first advent. Dito palaging may comparison sa iglesia natin at sa kasabayan ng Diyos noon, bayang Israel, na sa pagbalik ng ating Panginoon sa pangalawa niyang pagparito, hindi rin natin matanggap, no, or hindi tayo matanggap ng Panginoon katulad ng dating bayan ng Diyos. Ang Israel, hindi nila natanggap ang ating Panginoong Hesus nang siya ay dumating ng una niyang pagparito. Ganito rin ang mangyari sa kalawang pagparito ng ating Panginoon kung tayo ay hindi susunod sa kanyang mga kondisyones. As a people, be in no better condition to receive Christ at His second advent than where the Jewish people to receive Him at His first advent. Nakakalungkot po yan mga kapatid, pero seryoso po ba talaga tayo? Sinusunod po ba talaga natin? Interesado ba talaga tayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Isa nakita ko ngayon, no, pag napakinggan ko mga preachers natin, nakakalungkot po. Hindi naman lahat. Maraming mga matino, maraming mga sincero dyan sa Seventh-day Adventist. No, marami ako mga kaibigan dyan, nakita akong sincero sila. Hindi ko sinabayan, hindi ko tinawagan, lumabas na kayo dyan. No? Hanggang sa ano, ang ano ko sa kanila, sundin ninyo kung ano ang iniisip ninyong tama. No, pero huwag ninyong kalabanin ang diktar ng banal na espiritu dahil ako iniwala pag sinusunod natin yung diktar ng banal na espiritu ay sa bandang huli ang honest children of God ay magkakaisa doon sa remnant church. Yun po ang nakasulat sa Bible and Testimonies. Now, ang Christ Object Lesson 304, ito din ang nakasulat. Because they failed of fulfilling God's purpose, that children of Israel were set aside. Mm-hmm. Because they failed of fulfilling God's purpose, the children of God, the children of Israel were set aside. And God's call was extended to other people. If these two prove unfaithful,
will they not in like manner be rejected? Mga kapatid, nakakatakot po itong mga statements na ito. Pero seryoso po ba tayong pinag-aralan ang mga bagay na ito? Pinaghambing dito ang iglesia ngayon, ang bayan ng Diyos ngayon at sa bayan ng Diyos noon. Ayon sa nakasulat, kung because they failed of fulfilling God's purpose, dahil sila daw noon ay na-failed sila. Nasundin yung gusto ng Panginoon ay pasunod. Ayon sa nakasulat dito, the children of Israel were set aside. Itinabi sila and God's call was extended to other people. Yung panawagan ng Panginoon ay naibigay na doon sa iba. Naibigay doon sa mga hintil na nagpakumbaba at handang tumanggap. Now, ganito rin daw ngayon. If this to prove unfaithful, ito rin daw ang mangyari sa ngayon. Kahit iglesia ng Diyos ngayon, kahit Seventh-day Adventist ngayon, naniwala tayo na tayo ang true church of God. Pag hindi tayo faithful, pag hindi natin sinusunod, pag na-lower natin ang standarte, pag nagpakita tayo na hindi tayo faithful stewards as a church of God, as a peculiar people of God, then tayo rin po ay iiwanan ng Panginoon, talikuran ng Diyos, at ibigay yung right, authority, doon sa ibang mga tao na handang sumunod. Now, ang volume 3, page 252 and 253, what greater deception can come upon human minds than a confidence that they are right when they are all wrong? The message of the true witness finds the people of God in a sad deception, yet honest in that deception. Nakakalungkot. Ang daming mga kaibigan, kung tinignan ko sa group chat, no, kahit sa ang bansa, kahit sa ang lugar ko, dahil naging manggagawa rin ako sa kaubasan ng Panginoon, hindi lang po sa Pilipinas, kundi kahit sa ibang bansa, ang dami pong mga pinuntahan natin, ang dami kong mga kaibigan, mga Seventh-day Adventist, na talagang pinaghawakan nila at saka, hindi ko man sila pinipilit, pero nakita ko kung ano ang motibo, kung ano ang gusto nila. Talagang pinaghawakan na kahit anong mangyari, hindi sila aalis sa Seventh Adventist. Kahit anong mangyari, talagang sila ay kakain. Talagang sila ay ganito, sundin nila. Now, ayon sa nakasulat, they are honest in that deception. Na-deceive sila dahil pinaliwalaan lang nila. Sabi ng ating mga Pangulo, no, madali na lang kayong magluto. No? Kahit Sabado, pwede tayong makaluto. Dahil madali na, hindi na katulad noon during the Stone Age. No? Isa ngayon, meron na tayong mga rice cookers, meron na tayong mga high-tech na mga gamit, kagamitan. No, kaya pwede na tayong makaluto sa ngayon. Inaniwala naman. Honest yung mga taong naniwala. Now, delikado mga kapatid, tingnan niyo po ang nakasulat dito. They know not that their condition is deplorable in the sight of God, while those addressed are flattering themselves that they are in an exalted spiritual condition, the message of the true witness breaks their security of the startling denunciation of the true condition of spiritual blindness, poverty, and wretchedness. That testimony, so cutting and severe, cannot be a mistake, for it is the true witness who speaks, and his testimony must be correct. Yan po, mga kapatid, hindi po magkamali ang ating propetisa na sinabi niya kung ano talaga ang tunay na kalagayan natin bilang Iglesia Adventista del Septimo Dia. Now, yan po, mga kapatid, ay dapat sana tayo ay magiging seryoso, no, sa pag-usisa. No, tingnan natin, i-search natin mabuti at mag-pray tayo, i-guide tayo ng banal na Espiritu. Now, ang Christ Object Lesson, page 294. The Jewish people cherished the idea that they were the favorites of heaven and that they were always to be exalted as the church of God. Ano daw ang ugali ng anong idea ng mga Hudyo? Ayon sa nakasulat dito, ang mga Hudyo, mga tao ng mga Hudyo, mayroon silang idea na sila ang paborito, no, ng langit, no? Favorite sila ng Panginoon. They were always to be exalted as the church of God. Dapat sila ipalaging itaas bilang iglesia ng Diyos, no? But by lives of unfaithfulness, they were preparing for the condemnation of heaven and for separation from God. Saan tayo dapat matakot, mga kapatid? To separate from the organization, to separate from the building,
to separate from the people, the group of people who violated the commandments of God, or to separate from God. Now, yan ang nakakatakot, mga kapatid. Nakita ng ating propetisa. No, pinag-aralan niyang mabuti at ipinakita ng Panginoon doon sa kanya at naintindihan po niya ang kalagayan ng Jewish people na sila po ay na naramdaman, nasa isip at damdamin nila na sila po ay special people of God at sila ay paborito ng Panginoon na kahit anong gagawin nila, wala ng problema dahil paborito sila ng Diyos. No? Ngunit ang kanilang mga buhay, no, nakita ng ating propetisa, ipinakita doon sa kanya na unfaithfulness, no, ay masusumpungan dyan sa kanila. They were preparing for the condemnation of heaven and for separation from God. Hindi po ba yan ang ginagawa natin ngayon? Yan ang tanong, mga kapatid, na bawat isa. Ayaw kong maghusga, pero kayo na po ang bahalang mag-isip. No, tingnan ninyo kung ano ang nangyari. No, ano ang kalagayan ng ating iglesia. Ang volume 5, page 233. The deadly lethargy of the world is paralyzing your senses. Sin no longer appears repulsive because you are blinded by Satan. The judgments of God are soon to be poured out upon the earth. Escape for thy life is the warning from the angel of God. Other voices are heard saying, do not become excited. There is no cause for special alarm. Yan ang sinabi ng ating mga pangulo sa ngayon. Pag nagpunta yung mga reform dyan, pag nagpunta yung mga ano dyan, vegetarian, huwag ninyong tanggapin, huwag ninyong pakinggan. Huwag kayo mag-alala. No? Concentrate tayo. Tayo ay sinamahan ng Panginoon. Walang mangyari sa atin. Dapat magkaroon kayo ng peace. Dapat magkaroon kayo ng kaligayahan. Dapat patuloy tayo. No? Yan ang kalagayan na sinasabi dito. No? Do not become excited. There is no cause for special alarm. Yan ang palaging sinasabi. Now, 2 Corinto 11, 3, 4, 13, 14. Now, ito ang tingnan natin, mga kapatid. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with him. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Yan, mga kapatid, tingnan natin. No? Na hindi sapat, mga kapatid, na sabihin or marami tayong mapakinggan. Nag-preach, no? Jesus rin ang binanggit, no? Pwede rin yung sabihin na kami ito, no, na nag-preach, nagsuot lang ng mga ano, pero kay Satan pala. Pero alam natin, mga kapatid, no, pag nag-pray tayo, naghingi tayo ng guidance of the Holy Spirit, makilala at maramdaman natin, no, kung yan po ba ay kay Satan at yan po ba ay galing sa Panginoon, no? Dahil kung tayo ay palagi lang nagsalita, palaging nagsalita na interesado tayo sa health reform, interesado tayo sa Sabbath reform, interesado tayo sa commandments of God. Yan ang marinig ng mga tao, yan ang sinabi natin sa publiko. Kailan tayo pwedeng sabihin kay Satan tayo? Kung makita na yung mga practices po natin, mga kapatid, ay kay Satan. Pag nag-preach tayong commandments of God, principles, health reform, Sabbath reform principles, binanggit natin sa mga tao, habang sa buhay po natin ay linalabag po natin yon. Tayo mismo ay lumalabag sa 10 utos. Pang-4 na utos linalabag po natin. Pang-6 na utos linalabag po natin. No? Makita natin mamaya sa sunod natin pag-aral kung paano natin nalabag yung mga bagay na yon. Ay malinaw po, mga kapatid, na tayo po ay nagamit ni Satan sa ganyang paraan. Now, ang Isaiah 5:20-21, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness. Dito po, mga kapatid, ang ibig sabihin dito sa Isaiah 5:20 and 21 ay dapat magsabi tayo ng totoo. No? Ang problema sa ngayon, ang dami ng ang mali ginawang tama, ang mali ginawang tama, ang tama ginawang mali. Ang mga bagay na tinapos na doon sa cross, pinapatuloy pa ngayon.
Yung mga bagay na pinapatuloy ngayon, sinabi na para sa akin, sa atin ngayon, presenting katotohanan, ginawang noon pa yan, tinapos na daw. Kaya mga kapatid, dapat yung katotohanan, yun lang ang dapat nating sundin at sabihin. Huwag nating gawing tama yung mali at mali yung tama. Now, in volume 1, 335, it gives them an appearance of being good Christians and of possessing holiness when their hearts are corrupt. It is a peace and safety theory which does not bring to light evil and reprove and rebuke wrong. It heals the hurt of the daughter of God's people slightly crying, peace, peace, when there is no peace. Men and women of corrupt hearts throw around them the garb of sanctification and are looked upon as examples to the flock when they are Satan's agent used by him to allure and deceive honest souls into a bypath that they not feel the force and importance of the solemn truth proclaimed by the third angel. Yan mga kapatid ang delikado. Pwedeng sabihin ninyo na ibaliktad ninyo na sa amin ito, kami ito. Pero tingnan nyo mga kapatid ang mga punto dyan. Hindi po ba natin dinadala at ibinigay ang mensahe ng pangatlong anghel? At ano po ang mensahe ng pangatlong anghel? And remember, even just about this health reform message, this is the right hand of the third angel's message. Sino po ang nagpatuloy nito ngayon? Sabi nila, yung vegetarianism, yung hindi pagkain ng karne at isda, iyan ba talaga ang right arm of the third angel's message? Now, mga kapatid, ang right arm of the third angel's message is the health reform. At yung vegetarianism ay party lang po ito. Kahit fingers lang ito, mga daliri lang ito ng right arm of the third angel's message. Pero hindi po paralisado, no, hindi po disabled ang katawan, ang iglesia ng Diyos na mayroong right arm na putol ang mga daliri. Hindi po ganun, mga kapatid. No, kaya importante po ito. Ang health reform ay napaka-broad po yun. Huwag ninyong isipin na vegetarianism lang. No? Hindi po, mga kapatid. Ang dami pa po dito about exercise, about sunlight, the need of pure water, no? Matulog ng maaga. Ang dami po, mga kapatid. Pero ang importante, ang napakahirap nito ngayon ay tungkol sa kinakain po natin. No? Dahil marami po tayong mapag-aralan natin yan sa unahan. Maraming sinabi ang ating propetisa na pag tayo po ay kumakain pa ng ganyan mga pagkain ay hindi po tayo nakasunod. No, we are working or we are not in harmony of the third angel's message. We are not in harmony of the health reform message if we are still continue or we are still eating that kind of food. Now, dito mga kapatid, napakalinaw po. In 2 Timothy chapter 4 verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Ang pakinggan yung para lang patawanin tayo, no, paiyakin tayo, yung mag-magic-magic sa harap natin, magtumbling-tumbling dyan, doon interesado tayo makinig. Pero pagdala natin ang presenting katotohanan, yung totoo talaga, dalhin natin, ayaw makinig. No? Dahil ang gustong pakinggan ay yung mga nagtumbling-tumbling dyan sa unahan, sa harapan nila. Now, yan po ay nakahula na. Kaya hindi po tayo, magtaka kung bakit ganyan ang sitwasyon ngayon. Now, sa volume 2, page 441, a profession of Christianity is nothing in the sight of God, but true, humble, willing obedience to His requirements designates the children of His adoption, the recipients of His grace, the partakers of His great salvation. Now, such will be peculiar, a spectacle unto the world, to angels and to men. Their peculiar holy character will be discernible and will distinctly separate them from the world, from its affections and lust. Napakalinaw po mga kapatid at itong mga puntong ito, no, mapagod man kayo sa pakikinig pero bigyan po nating pansin ang mga ito dahil ito po ang requirements para tayo magiging peculiar people of God. Tunay na mga Seventh-day Adventist na samahan ng Diyos hanggang sa katapusan.
hanggang sa huling kapanahonan na makakarating doon sa paroroonan. Yan po ang isa sa mga kondisyones. Now, iwasan natin, magkapatid, na mangyari ang mga bagay na ito. Nakasulat sa Early Writings 282, nakasulat dito, magkapatid, na marami daw sa pagbalik ng ating Panginoon, magsisihan yung mga tao. No, yan po, kayo na lang po ang magbasa dyan. Magsisihan ang mga tao. Sisihin ang mga magulang yung kanila mga anak. Yung mga anak, sisihin lang yung kanila mga magulang. Na kayo ang naghadlang sa amin. Gusto naming sundin yung sinasabi ng mga reformador noon. Pero hinadlangan nyo kami. Nagsisihan, mga kapatid. Now, sa bandang huli, sino ang sinisisi nila? Ayon sa nakasulat dito, the people turned upon their ministers with bitter hate and reproach them, saying, "You have not warned us. You told us that all the world was to be converted, and cried, 'Peace, peace,' to quiet every fear that was aroused. You have not told us of this hour, and those who warned us of it, you declared to be fanatics and evil men who would ruin us. But I saw that the ministers did not escape the wrath of God. Their suffering was tenfold greater than that of their people." Ito ang nakakatakot, mga kapatid. Kaya ako, no, kahit saan ako nagpunta, ang totoo sinabi ko lahat. Kung ano ang tanong, sinasagot ko sila sa tama, sa ayon sa nakasulat. Bakit? Dahil natakot po ako na pagbalik ng Panginoon, sisihin ako at parusahan ng 10 duble na parusa. No? Isa lang sa mga membrong mga ignorante, no, pero marami, mas marami, 10 na duble ang sa mga ministro. Ayon sa nakasulat. Ano daw ang kasalanan ng mga ministro? Sisihin ang mga membro? Sabihin nila, bakit hindi niyo kami sinabihan sa pagkakataong ito, sa panahong ito? Bakit din niyo sinabi ang mga bagay na ito? Bakit yung mga taong nagpunta sa amin noon ay sinabihan ninyo mga panatiko sila? Mga masamang tao sila? Sila ay sirain nila yung pananampalataya ninyo? Bakit yun ang sinasabi ninyo? No, yun ang ano, isa ngayon, sabihin ng mga ano, huwag ninyong papasukin yung mga reformador. Huwag ninyong kausapin sila. Huwag ninyong painumin kahit tubig, huwag, dahil mag-umpisa silang magsalita. Huwag ninyo silang pakinggan. Sirain nila, lasunin nila yung isip ninyo. Mga kapatid, yan ang nakasulat dito. Pero sa bandang huli, sisihin tayo, mga kapatid. Now, naintindihan ko man rin yung sitwasyon ng ating mga leaders, ng ating mga ministers. Pero mga kapatid, ang mga membro po natin ay hindi na po mga bata. Now, kahit mga membro namin, kung pasukin ninyo, wala kaming problema doon. Bakit po? Dahil mga malaking tao na po yun, nasa kanila na po ang pagtimbang or sa pag-decide. Maintindihan nila kung ikaw po ay nagsasabi ng totoo. No? Kung yung dala-dala mong mensahe ay nakasulat ba sa Biblia at sa testimonyo? Or sa'yo ba lang sariling opinion? Galing lang po ba sa'yo? Yan po ay importante. Now, ayaw po natin mangyari ito. Kaya ako po'y nanawagan sa ating mga kaibigan, ating mga kapatiran, my co-workers, mga ministro, no, kahit anong sikta, hindi lang po sa Seventh Adventist, na kung may nakita tayong katotohanan, dapat katotohanan lang ang sabihin natin doon sa mga tao. Ituro natin na kumpleto yun doon sa mga tao. Dahil marami po ako nakilala na sinabihan ko, "Pastor, bakit hindi ito? Bakit ito? Sabi ni Hastiba, baboy lang nga ang hindi natin na ang baboy lang ang pinagbawal natin sa kanila. Kunti na lang magbalik sa pagkahapon. Lalo na pagbawalan mo sa mga bagay na 'yan, hindi na 'yan magbalik. Step by step lang, Hastiba, step by step lang." Step by step na since 1863 until now, malapit na magtapos, step by step pa rin na hindi pa nakahakbang. Ay mga kapatid, nakakalungkot po 'yan. Hanggang kailan? Hindi maturuan na kumpleto yung mga membro. Marami ako mga kaibigan ng mga Adventista na nasabihan ko ng dala ng Sabbath reform, health reform, no, daming mga reform, mga dress reform, no. Sinabi ko sa kanila at gusto nilang sundin. Pero nang napuntahan ng mga ministro, sa halip na tulungan sila na magsunod, sinabihan, "Ay, noon sa panahon pa yan noon, hindi yan to, ay kay Satan yan. Huwag na kayo makinig sa mga taong 'yon, huwag na ninyo silang tanggapin." Ay nagtaka ko, pagbalik ko, mga kapatid, umiiwas na. No, pero hanggang sa namatay, no, yung iba namatay na nandyan, wala nila or hindi nila natanggap yung presenting katotohanan dahil nakinig doon sa mga ministro na
sinabihan lang silang kailangan magkaroon kayo ng peace. Huwag kayong makinig doon, huwag kayong makinig. Sirain lang nila yung mga isip ninyo. Eh mga kapatid, hindi po ito galing sa amin. No? Hindi po ito galing lang kay Sister Ellen G. White. Galing po ito sa Panginoon. Mapatunayan po natin yan. Now, Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 7, page 908. Ayon sa nakasulat ito, obedience to all commandments of God is the only true sign of sanctification. Disobedience is the sign of disloyalty and apostasy. Ano daw ang sign of apostasy? Ang sign of apostasy is disobedience. Now, sinunod ba natin ang mga turo ng Panginoon, instruction na ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang propetisa sa panahon ng Seventh-day Adventist? Or interesado ba tayo doon sa health reform na para nila sa panahon ng Leviticus 11? Interesado ba tayo noon sa panahon sa 1451 BC only? Interesado ba tayo sa panahon noon sa panahon pa ng Iglesia Epeso sa panahon ng ating Panginoong Hesus? Hindi ba tayo magpakita ng more interest dito sa panahon natin ngayon sa panahon ng Seventh-day Adventist? Pero huwag natin kalimutan, mga kapatid, obedience to all commandments of God is the only true sign of sanctification. And disobedience is the sign of disloyalty and apostasy. Yan, mga kapatid, huwag natin kalimutan yan. Kung may linabag tayo, may pinalitan tayo, may binago tayo, ang iglesia natin ay nagtuturo na huwag na dapat sundin itong ito. Na yan po pala ay galing sa Panginoon. At tinuruan natin ang mga membro, ang iglesia, na huwag na dapat sundin yan. Ay sign of apostasy po yan. Yan po ang nakasulat na kalagay dyan. Now, Volume 6, 143, a company was presented before me under the name Seventh-day Adventist. Isang grupo na ipinakita ng Panginoon doon sa ating propetisa na ilalim sa pangalan na Seventh-day Adventist. Tayo po ito, mga kapatid. Hindi ito ang Seventh-day Adventist na large class. Hindi ito ang Seventh-day Adventist na mga fallen, kung hindi tayo, no, dahil isa pa tayo sa panahong yun. No, ipinakita ng Panginoon sa ating propetisa, ang iglesia natin, ayon sa nakasulat ito, who were advising that the banner or sign which makes us a distinct people should not be healed out so strikingly for the claim that this was not the best policy in order to secure success to our institutions. Yan po ang nakita sa panahong yun, na ang mga pangulo po natin, ang iglesia natin, ay nagtuturo na, no, dinaladala doon sa mga membro na huwag dapat maging stricto masyado. No, dahil hindi yan the best, hindi yan dadami yung mga membro natin yan. No, marami ang manghina, marami ang hindi makakaya pag ituro natin ang kumpletong ano. Yan ang nakita ng ating propetisa. Pero, mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay sign of true sanctification. Pero yung paglabag ay sign of disloyalty or apostasy. Ang TM 86, the conviction is gaining ground in the world that Seventh-day Adventists are giving the trumpet an uncertain sound that they are following in the path of worldlings. Nakakalungkot po, pero ito ang kalagayan ng iglesia natin sa panahong yun. Nasabi ng ating propetisa, pinakita ng Diyos, na ang iglesia natin ay nagdala ng trompeta, nag-sound ng trumpet, but uncertain sound. Wala na po, hindi na po klarado. No? Kaya nanawagan ang Panginoon, ang solusyon dito, nawagan ang Panginoon sa bandang huli na, na kailangan ang reformation. Thorough reformation is needed. Dahil pag nagpatuloy po tayong ganito, no, ay delikado po tayo, mga kapatid. Hindi po matutupad yung ipinangako ng Panginoon, yung inaasahan natin na matanggap po natin yung promises of God. Now, Volume 8, 250, who can truthfully say our gold is tried in the fire? Our garments are unspotted by the world? I saw our instructor pointing to the garments of so-called righteousness. Now, how is the faithful city become an harlot? My father's house is made a house of merchandise, a place whence the divine presence and glory have departed. Now, ang presensya ng Diyos, no, at ang glory ay umaalis na po ayon sa nakasulat dito. Ipinakita ng Panginoon doon sa ating propetesa. This is a terrible revelation of the true condition of God's professed people. No one can deny it. And the consequences must be faced unless a decided change is made. Kailangan, mga kapatid, na mayroong changes. No? Ang Volume 5,
page 75 and 76, I have been shown that the spirit of the world is fast leavening the church. Dumami, no? Ang espiritu ng sanlibutan ay lumalaki, no? Dito sa iglesia. Seventh Adventist, itong pinag-usapan dito. You are following the same path as did ancient Israel. There is the same falling away from your holy calling as God's peculiar people. You are having fellowship with the unfruitful works of darkness. Your concord with unbelievers has provoked the Lord's displeasure. You know not the things that belongs to your peace, and they are fast being hid from your eyes. Your neglect to follow the light will place you in a more unfavorable position than the Jews upon whom Christ pronounced awu. Mas delikado pa daw tayo, mga kapatid, no? Sa hindi natin pagsunod sa presenting katotohanan, pag hindi natin sinunod sa hindi natin pagsunod sa liwanag, ay ilinagay natin ang ating iglesia, ilinagay natin ang ating sarili na mas delikado pa kaysa nangyari sa old Israelites or sa ancient people of God. I have been shown that unbelief in testimonies, ito ang problema, mga kapatid, na nagpatuloy hanggang sa ngayon. Ano nakita ng ating propetis ang problema sa iglesia? Una, I have been shown that unbelief in the testimonies has been steadily increasing as the people backslide from God. Hindi na po niwala, no, sa mga testimonyo. Or kuyong ibang naniwala pero pinipili na lang po. At karamihan sabi, this is just a counsel. Payo lang po ito. Yan po ang problema, nakita natin propetisa. At nakita natin mas dumami ito sa panahon natin ngayon. Nakaramihan, marami akong namit ng mga Seventh Adventist. Siguro sa 100, okay lang kung may 10 na naniwala. Pero karamihan, hindi na po naniniwala at sabi nila, counsel lang po yan. No? Pwedeng sundin, pwedeng hindi. Ang sinunod namin, Biblia lang. Ipinagmayabang ang Biblia, pero kung pag-aralan natin Biblia mismo, makita natin, hindi nila mismo sinunod. No? Pero yan po ang sinabi ng ating propetisa. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Hindi po ang ating propetisa, hindi po yan galing sa ating propetisa. Kung hindi, ayon sa nakasulat, sabi niya, I have been shown that unbelief in the testimonies. So ipinakita lang sa kanya, may nagpakita sa kanya. Sino ang nagpakita sa kanya? Ang Panginoon po. Na sabi dito, hindi po naniniwala sa mga testimonies na ibinigay ng Panginoon. At dahil sa dyan, nag-increase yung pag-backslide from God. It is all through our ranks, all over the field, but few know what our churches are to experience. Kunti lang ang nakakaalam. No? Meron pang nakakaalam noon, pero kunti lang. Dahil magkasama pa rin tayo noon sa panahong yun. Kunti lang ang nakakaalam kung ano talaga ang karanasan. Ano ang nangyari sa iglesia? I saw that at present, we are under divine forbearance. But no one can say how long this will continue. No one knows how great the mercy that has been exercised towards us. But few are heartily devoted to God. There are only a few who, like the stars in a tempest-tossed night, shine here and there among the clouds. Testimonies, Volume 5, pages 75 and 76. Yan po nakasulat. Nakunti lang po ang nakakaalam sa tunay na kalagayan ng iglesia. Kunti lang ang may mga puso na devoted sa Panginoon. Karamihan ay parang ano na. At ang nakasulat ito, few know what our churches are experience. Now, consider that this was when our prophets was alive. How much more today? Do you think sa panahon, buhay pang ating propetisa, yan po ang sitwasyon. Kumusta sa ngayon? Mas naging huli na ba tayo ngayon? Mas nabago ba tayo ngayon? Ano kung nabago, sa anong paraan tayo nabago? Yan mga kapatid, pag-isipan natin yang mabuti. Is it true that they repented or changed? Nagbago ba ang Seventh Adventist yung mga sitwasyon or yung mga pinakita ng Diyos sa ating propetisa na kalagayan ng Seventh Adventist? Ay nabago ba yon?
Sabi ng iba, eh nabago na. Yun ang ano ng iba ng karamihan. Pero may konti. Pero sino yung konti, mga kapatid? Sino yung few? Yung few ba ay patuloy na nagbago o binago yung doktrina at prinsipyo? Yung few ba na binanggit at nakita ng ating propetisa, sila ba ay hindi naniniwala sa testimonies, sa spirit of prophecy? Yung few ba ay patuloy na iniluwer yung standarte? Hindi po. Yung few na sinabi niya, yun po ang mga honest children of God. At nagpatuloy po yun sila. Hindi po nahulog kung hindi nagpatuloy sa harapan ng Diyos. Now, sabi nila, nagbago na ang iglesia. Itingnan natin kung nagbago ba. Yan ang sinabi ng ating mga kapatiran. Pero ano ang sinabi ng alagad ng Diyos, ng propetisa? Volume 8:231. Anong sabi niya dito? After I received word in regard to the excellent meeting of confession and unity that had been held in Battle Creek, I was writing in my diary and was about to record the thankfulness I felt because a change had come when my hand was arrested and there came to me the words, write it not. No change for the bitter has taken place. Teaching that are turning souls from the truth are being presented as of great worth. Doctrines are being taught that lead into bypath and forbidden path. Doctrines that lead men to act in harmony with their own inclinations and to work out their unsanctified purposes. Doctrines that, if received, would destroy the dignity and power of God's people, obscuring the light that would otherwise come to them through God's appointed agencies. Now, mga kapatid, ilang beses inulit-ulit itong salitang doctrines. Now, mga kapatid, sabi ng ating mga kasamahan, mga kapatiran, na nagbago ang iglesia, na change na ang iglesia. Pero ayon sa sulat ng ating propetisa, nadaya po siya. Nagsulat, nag-report on sa kanya. Ang daming mga sulat, ang daming mabasa natin na nag-change na, nagbago na. No? At nakatanggap nga Sister White sa sulat na yon na nagbago na. Kaya nagsulat sana siya sa kanyang diary. Sulat niya bilang pagpasalamat, pero may humahawak sa kanyang kamay. At sinabi, write it not. Huwag mong isulat. Bakit? Sabi dito, no change for the bitter has taken place. Walang pagbabago para sa kabutihan. No? May pagbabago siguro, pero papunta dun sa kasamaan. Mas lumala pa. Now, itinuro ng ating propetisa. No? Natakot ang ating propetisa sa panahong ito dahil may reformation. No? May reformation na gustong ituro, implement. No? Yung isa sa mga leaders, famous leaders of the Seventh-day Adventists sa panahong yun. No? Na yung reformation na yun ay false reformation. At yun, sinabi ng ating propetisa, pag natuloy yun, na reformasyon na yun, pag natuloy yung organization na yun, sabi ng ating propetisa, ang doktrina ay maapektuhan. No? Mabago ang doktrina, na ang doktrina ay magdala ng mga tao ng Diyos palayo galing sa Diyos. Yan po ang nakakadelikado. Ang manuscript 148-1899, the result of professing to keep the law of God, yet walking contrary to the principles of that law is sin in the wicked house. Those who make a profession while failing to obey cannot stand the storm of temptation. One act of disobedience weakens the power to see the sinfulness of the second act. One little disregard of "Thus saith the Lord" is sufficient to stop the promised blessing of the Holy Spirit. By disobedience, the light once so precious becomes obscure. Satan takes charge of the mind and soul, and God is greatly dishonored. One act of disobedience, mga kapatid, sa ayon sa nakasulat dito, ay sapat na na nakapanghina sa kapangyarihan na gustong ibigay ng Panginoon sa atin, at yan po ay makapagpatigil sa mga promises, mga ipinangako, na mga blessings na ipinangako ng Panginoon para sa kanyang iglesia. One act of disobedience. At kung pag-aralan po natin yan, mga kapatid, ay hahantong po yan na magiging zero tayo. No? Ang ine-announce natin, palaging sinisigaw natin, ay keeper tayo ng Ten Commandments. Pero kung pag-aralan po natin yan ng maigi, mga kapatid, ay magiging zero po tayo. Bakit? Santiago or James 2:10. No? Santiago 2:10. Nagtuman sa usa,
nagtuman sa kinadaghanan o kinatibukan sa kasuguan apan naglapas o sa kabahin. No? Sinunod natin ang karamihan sa Ten Commandments. Nilabag natin ang isang parte lang nito. Isa sa mga kautusan ay magiging zero po tayo. 10 - 1 = 0 para sa Panginoon. Yan ang huwag nating kalimutan. At tingnan natin sa sunod na pag-aaral kung ilang doktrina, ilang prinsipyo, ilan sa 10 utos ang nilabag na po natin, mga kapatid. Now, sa CH 240, paragraph 3, the least deviation from right and principle will lead to separation from God and may end in apostasy. Yan po ay malinaw. Now, least deviation, pag-ilihis natin, mga kapatid, mula sa katotohanan at sa mga prinsipyo, no, yan po ay magdala sa atin palayo, no? Palayo or separation from God and may end in apostasy. No? Mahiwalay po tayo mula sa Panginoon at magtatapos po yan sa pagka-apostasya. Kaya kung pag-aralan natin sa sunod, mga kapatid, ano ang nangyari noong 1902, 1905, ano ang nangyari noong 1914 to 1918 during the First and Second World War? No? Tingnan natin yan, mga kapatid, kung nakatayo po ba ang Seventh-day Adventist. Tayo, mga Adventista, ay nakakatayo po ba sa pagsubok na yon? Now, pag-aralan po natin yan sa sunod na mga pag-aral. Now, ang importante po dito na naalaman, naintindihan natin, na pag na-deviate natin ang principle, no? From principle, it will lead us to the separation from God and may end in apostasy. Now, naway pagpalain ng Panginoon, no, ang mga salitang ating napag-aralan na sana'y maintindihan po natin ito, mga kapatid. Hindi po natin ito sinasadya upang saktan, no? We don't want to hurt our brothers and sisters, no? Our friends. Wala po tayong pakay na ganyan. Gusto po nating tulungan, kaso lang, huwag po tayong mag-prejudice. Huwag nating isipin na itong mga taong ito ay sirain lang, lasunin lang na tayo. No, tulungan natin, mga kapatid. No? Tayo ay mga instrumento lang ng Panginoon. Dapat tayo'y magtulungan para masunod natin kung ano ang gusto nating, o ano ang gusto ng Diyos na ipasunod ng kanyang bayan sa panahon ngayon na pwede pa nating sundin ang kalooban ng Panginoon sa panahon ng paghanda. Dahil bukas, hindi natin alam, mga kapatid, kung ano ang mangyari. Bukas, hindi na po natin marinig ang mga salitang ito. Bukas, hindi na po tayo pwede makasunod kung ano ang dapat nasundin. Naway pagpalain tayo ng Diyos. No? At saka, bago tayo magtatapos, tayo po muna ay manalangin. Dakila at mapagmahal po naming Diyos, sa pangalan po ninyo kaisa-isang anak na si Jesus, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pagkakataong ito na napag-aralan po namin ang mga importanteng bagay na kahit ito po ay para nakapagbigay ng masamang damdamin ng ibang mga kaibigan, ngunit kami po iniwala na ito po, kung kami magpakumbaba, ito po ay makakatulong sa bawat isa sa amin na aming masunod ang inyong kalooban sa panahon ng paghahanda. Naway tulungan mo po ang bawat isa na maintindihan po namin, lalo na mga tagapakinig, na maintindihan ang mga bagay na ito at hindi maghari ang pride, kung hindi magpakumbaba po kami sa inyong harapan at handang sumunod sa inyong kalooban. Ito po'y aming hinihingi sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, mga kaibigan, and I hope that God will bless us, will bless this study, and will bless all the listeners, that it will help us to prepare ourselves for the coming of our Lord Jesus Christ. Thank you very much once again. God bless you all. Bye-bye. Take time out. Our dear friends, brothers and sisters, with the International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church Reform Movement, I would like to thank you for tuning in with us and listening our study today. Feel better. We are hoping that all the words that we have studied
will find entrance into the chamber of our hearts and mind, and will guide us into the sure way of eternal life. And we invite you once again, my friends, brothers and sisters, to give time for this program, The Voice of Reformation, so that we will be prepared for Christ soon coming. And if you have some clarifications and questions, you may contact us with this number, 0938-552-0962, and also 0907-5204-815. God bless us all. Amen.